bag palaya aro pusat in lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal di Carbonel. Mga kaibigan, lumilitaw ngayon ang isang maliwanag na pangmalakihan o masyadong malaganap na sabuatan hinggil po rito sa patraidor at napakaduwag at napakaduming pagkakapatay sa isang kasamahan po natin sa media na ang pangalan po ay si Percival Mabasa na lalong kilala sa impapawid sa kanya pong nom de guerre na Percy Lapid, ka-Percy Lapid ng Lapid Fire. Ano po ang kahulugan itong malawakan sa buwatan na lumulutang po ngayon? Una, sasabi ko po sa inyo kung bakit ko ginamit ang salitang malawakan sa buwatan o sa wikang Ingles na binanggit din ni broadcaster fellow journalist Roy Mabasa na kababatang kapatid ni Percy, massive conspiracy, malawakan sa buwatan. Bakit po natin sinabing malawakan sa buwatan? Abay, sapagkat ito pong lumalabas na drama, itong pagsuko na ito, ay napakarami pong butas sa script na ito. Bakit po natin nasabi yan? Unang-una, noong naramdaman na po ng gobyerno na masyadong malaki ang daluyong ng suporta kay Percy Lapid at ultimong mga miyembro ng United ng European Union, yung pong mga European countries, yung mga ambassador, abay, tinatawagan na po si Roy Mabasa at humihingi ng permiso na sila raw po ay tutulong at magsasagawa na rin ang kanilang sariling mga investigasyon para makatulong na may pagtanggol po o makakuha ng katarungan para kay Roy Mabasa. Ang kanila pong concern ay hindi lamang yung masyadong malupit ang pagkakapatay sa kanya at makikita po ninyo kung paano po nanangis ang kanyang pamilya. Abay, yung po ang kanilang tingin ay directa o tuwirang pagtuligsa o paglaban o pagyurak sa karapatan ng pamamahayag or press freedom. Yung po ang kanilang tingin. Eh bakit po nagkakaiba ang paningin ng ating gobyerno diyan po sa paningin ng Amerika? Halimbawa, pinatawag po o nakipagkita ang ambassador ng Amerika kay Roy Mabasa, kapatid ni Percy Lapid, at nagsabing handa silang tumulong upang huwag matakot ang mga Filipino journalists dito po sa Pilipinas. Lumalabas na ang dahilan dito po sa ginawang pagpaslang kay Percy Lapid ay hindi lamang gigil ng mastermind, kundi ang kanyang mababa o mapamuksang pagtingin sa mga malayang mamamahayag. Ang mga malayang mamamahayag sa ating pong bansa ay nabibilang na lamang sa daliri ng isa po nating kamay. Kokonti na lamang po na lagasan pa ng isa. At ito po hindi natin papayagan. Hindi po natin ipaparamdam sa malupit at makademonyong pamahalan na ito na tayo po ay magpapatalo, magpapatakot at yuyuko na lamang bilang mga mamamahayag. Ang inyo pong kawal ng demokrasya ay hindi ordinaryong mamamahayag. Ito po ay katipunero. Ito po ay mandirigma. Kaya nga po nung ako po ay dinimanda ng cyber libel, kalkulado po nila na yan ay isang malaking panakot, panggigipit, napakalaki ng bail bond, cyber libel lamang yan. Hindi naman yan murder, hindi naman droga, hindi naman high-grade marijuana. Yan po ay cyber libel. Pero ang epekto po niyan sa iba, abay, nakakatakot sapagkat ang layo-layo pa ng korte dun sa Ilocos. Sinugod ko po yung Ilocos na yan.
nagpunta po ako ron at harapin ang mga gusto pong manakot sa akin, eh pareho po nang nangyari sa Davao. Hindi po sumipot yung pong nagdemanda sa akin dyan, hindi sumipot, hindi nagpakita sa korte, hindi nagpakita sa akin, nagpunta po ako sa Pedig Municipality, Municipal Hall, tinignan ko yung pong kanilang naging buod ng aking pong komentaryo, yung malawak ang korupsyon dyan po sa Pedig. Pumunta po ako ron, tumayo po ako sa tabi ng base, multipurpose hall na ginastosan ng 30 million pesos. Samantalang 2,000 lamang yata nagasto sa pintura o 20,000 at most. Yan po ang binunyag ko at ako po ay dinemanda. Hindi pa nagkasya sa isang demanda. 6 na demanda. Hindi pa nagkasya sa 6. Nagpunta pa sa IMOS at nagdemanda pa rin ng isa pang pahabol. Upang sa ganun, pagka nagkaroon po ako ng piyansa o bail bond doon sa 6, meron pa silang isa pang nakareserbang warrant of arrest upang ako po ay damputin. Dadamputin nila ako dyan po sa Ilocos. Ako po ay nagtungo sa Ilocos. Hindi po nila ako nadampot sapagkat matalino rin po yung aking abogado. Ang pangalan niya, Attorney Luke Espirito, na matapang din po sapagkat alam niya na maaari kaming ambusin ng patraidor ng buhong na nagdemanda po sa atin dyan sa Ilocos. Ganun po ang babalikan po natin si Percy Lapid. Ito po mga ginagawa nila laban kay Percy, laban po sa akin. Magkaiba lamang po pamamaraan nila. Kay Percy, bala ang ginamit. Sa akin, ang ginamit po ay bail bond na napakataas. Sapagkat alam nila na sa dalawang uri na yan, bala at bail bond, pareho pong deadly yan. At pareho pong hindi nakakatakot yan. Hindi sapat na pananakot upang isuko natin ang ating kalayaan sa pamamahayag. At ngayon, sapagkat lumulutang po yung malawak ang conspiracy, abay, lalo po natin papaigtingin ito pong ating pakikibaka para po sa katotohanan at para sa katarungan kay kasamang Percy Lapid. Mga kaibigan, ito po ang mga pananaw ng isang veteranong journalist na pareho ko. Una, bakit napakumbinyente ang pagsuko ni Joel Escorial? Yan po ay ating pong palaisipan. At normally, yan pong ginawa ni Roy Mabasa ay gawain ng journalist upang sa ganun makita niya ng butas. Ito pong script. Sabi ko pong script ay para po itong sinusunod na istorya ni Joel Escorial at ng mga pulis dito po sa drama na ito na kunyari meron sumusuko. Ano po ang aking po napansin dyan? Eh nagkapareho po kami ng pananaw ni kasamang Roy Mabasa. Matagal ko na pong kaibigan niya, mga pamilya na yan, kasama ng kanilang tatay na si journalist ng 1980s pa, si Mars Mabasa. Anak po sila niyan. Ngayon, ano po ang aking pong dagdag na pananaw? Eh yung pong sinasabi ni Roy na ipresenta ng pulis yung baril na ginamit kay Percy Lapid at di umano tumutugma ito doon sa hugis ng bala o sa balang kanila pong in-examine doon po sa .45 caliber. Alam po ninyo, yung pong bala at saka baril, para pong mayroong pirma yan. Yung pong bala, pag dumaan po yan sa baril, umiikot po yan, nagkakaroon po ng guhit sapagkat ang loob ng barrel ay meron pong para pong guhit para iikot ang bala. At nag-iiwan po ito ng lamat, nag-iiwan ng baka sa bala na nakuha sa katawan ni Percy. At nakikita na parang yung bala na yan at yung baril ay nagtutugma. Ano po ang akin pong duda dyan, katanungan? Hindi po ba sa lahat ng akin na imbestigang patayan, kapareho na po yung pagpatay kay June Pala. Pag hindi po pulis yan, at hindi naman pulis pala ito si Escorial, ay tinatapon po agad ang baril.
Ibig sabihin, yan ang ebidensya na nagamit niya ang baril sa pagpatay. Kaya nga po dyan sa may Pasig River, sa tabi po ng ilalim po ng Quezon Bridge, pag yan po hinukay, napakarami na pong baril dyan na itinapon ng mga salarin. Etong ginamit kay Percy Lapid, eh bakit walang kagalos-galos at mukhang fresh na fresh, well-oiled, malangis-langis pa? At bakit hindi itinapon ng salarin? Bakit? Hindi kaya, ito po isip lamang katanungan, hindi kaya dahil sa ito ay gagamitin ng kung sino ang nag-iimbestiga para maging kapani-paniwala ang pagsuko at pag-amin na yan ng isang gunman ng high-profile target na pareho ni Percy Lapid, mga kaibigan. Bakit po natin tinuturing na high-profile? Hindi inaasahan ng Estado na ganyan pala kalaki ang daluyong ng simpatiya kay Percy Lapid. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga Pilipinong nagparamdam at nagpakita ng kanila pong suporta doon po sa libing at burol ni Ka Percy Lapid. Alam po ninyo, napakarami pong mga bulaklak. Halos hindi po magkasya doon sa hall na kung saan nakalagak ang mga labi ni Ka Percy Lapid. Andiyan ang mga pakikisa ng isang malaking simbahan, hindi Katoliko, Iglesia ni Cristo, eh si Ka Percy pala, Iglesia ni Cristo. Nandiyan ang mga bulaklak na pinadala nila Hontiveros, senators, halos lahat ng senador, halos lahat ng politikong kanya nakasalamuha. Eh, ang dami po, ultimong si Marcos, meron pong pinadala na napakagandang bulaklak, isa sa pinakamagandang bulaklak, napakalaki, ang ipinadala po ni Marcos the Jr. sa BBM. Bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, naglagay po siya ng ribbon doon, nakalagay, deepest condolence. Meron po akong napansin na isang prominenteng pangalan na hindi po nagpadala ng bulaklak o hindi nag-issue ng statement hanggang ngayon hinggil po sa pagkakamatay ni Percy Lapid. Ang pangalan na yan, mga kaibigan, ay kaawig ng pangalan ni Digongyo. Hindi po nagpadala ng bulaklak yan. Hindi po yan nagpadala ng mensahe ng pag-iisa. Hindi po yan nagparamdam. Lumayo po siya sa kaso na yan. At habang lumalayo po siya sa kaso na yan, ako po naman bilang kawal ng demokrasya ay lumalapit lalo ang aking pananaw at pinagduduktong-duktong ko ang aking po mga eksperyensya noong araw sa mga pagpapapatay ng walang awa. Na pareho po ng pagpapapatay sa Davao, pagpapatay sa isang broadcaster na si Jun Poraspala sa Davao, at ngayon pagpaslang kay Percy Lapid. Eh bakit hindi po natatanggal sa akin pong balintataw ng pag-iisip yan? Sapagkat naamoy ko, nakikita ko, nararamdaman ko na parang iisa po ang pattern. Ang tawag po yan sa computer, the same template, na para po bang isa lamang ang author. At ngayon, at lumalabas na malawakan ang sabuatan, akalain po ninyo, yung pong itinuro niya na tumawag sa kanyang isang inmate ng Bureau of Correction inmate dyan po sa Muntinlupa, pinangalanan niya na isang Jun Villamor, mga kaibigan. Pinangalanan niya na yan ang tumawag sa kanya, yan ang umayos na mapadala sa kanya ang 550,000 pesos sa kanyang bank account. Eh bakit? Wala pang apat na oras, patay na. At ang sabi ni Rebulla, eh talagang nakita raw nila na may bangkay. We have seen a dead man. At ang sabi niya, sang-ayon sa doktor ng Bureau of Correction, ang kinamatay, mga kaibigan, ng 42 years old na di umano ay middleman na nakulong doon sa sala ng droga ay 42 years old lamang ang edad. Malusog ang katawan, namatay sa bangungot
sa oras na pagtuturo sa kanya na siya ay middleman, ito po ay hayagan na sasabihin kong hindi po ito namatay. Ito po ay pinatay, huwag na po tayo naglulokohan dito. Hindi po tayo sasali sa drama-drama na yan na makikipaglokohan pa ako, na magiging polite ako. Hindi po ito oras ng pakikisama. Ito po ay oras ng pagtutuos, oras na pangailangan ng tugon sa kanila pong kabuktutan ay ang galit ng masang Pilipino. Ipaparamdam po natin sa kanila ang galit na yan. At sa mga susunod na araw, atin pong tutugisin ang katotohanan hinggil po dito. Hindi po tayo titigil, hindi po tayo magpapatakot. Huwag natin ipaparamdam sa kanila ng pagpatay kay Percy Lapid ay naging successful. Pag tayo po ay hindi po titiglop, pag magpapatuloy po kayo magsusuporta dito po sa ating ginagawang pakikibaka alang-alang po sa amin ng pinanindigan dalawa ni Ka Percy Lapid. At ngayon, hinihiling po natin sa kanyang kapatid na si Roy na sana ipagpatuloy niya yung programa ni kasamang Percy Lapid. Samantalang ako po ay aalalay at pipilitin ko pong makabalik sa DWBL upang magsilbi pong babala sa mga nais pang sumalakay sa kalayaan natin ng pamamahayag na hindi. Hindi sapat ang bala, hindi sapat ang demanda upang isuko natin ang kalayaan sa pamamahayag. Yan po ang ating pong paninindigan. Tayo po ay lalaban. Tayo ay hindi susuko. Hindi po tayo magpapatakot. Ako po ang kawal ng demokrasya. Kawal ni Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas.